Yolanda Sendong. Ganyan kung ilarawan si Odette ng mga nakaranas sa bagsik niya. Kabilang dyan ang lalawigan ng Cebu mula sa Cebu City. Makibalita tayo sa live na pagtutok ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nel, malaki ang pinsala ang iniwan ng bagyong Odette dito sa Cebu. Literal na sumisipol ang hangin nang humampas ang bagyong Odette sa Carcar City sa Cebu. Sa lakas ng hangin, maraming istruktura ang napinsala sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Sirang-sira ang maraming mga commercial establishment tulad ng gasoline station na ito na natanggalan na ng bubong. Ang ilang residente, pilit na isinalba ang mga gamit na sinira ng bagyo. Pagsapit ng liwanag, tumambad ang lawak ng pinsalang dala ng bagyo. Bumigay ang Tree of Hope na itinayo sa sentro ng lungsod ng Cebu. Mga puno sa Jones Avenue ay nabuhal din. Nabuhal rin ang mga malalaking puno at puste ng kuryente at ang mga electrical line nito na nagdulot ng perwisyo sa sasakyan ng mga tao. May mga yero at bubong ng mga bahay ang makikita na nakakalat sa daan matapos ilipad ng hangin. Karamihan sa mga bahay sa lungsod ng Cebu, malaki man o maliit, ay nabaklas ang mga bubong. Sa Talisay City sa probinsya ng Cebu, nasira ang ilang tanggapan sa loob ng City Hall. Nagmisto ng ghost town at halos lahat din na mga kabahayan at commercial establishment ay nasira. Hindi na madaanan ang Cebu South Coastal Road patungong Southern Cebu dahil halos lahat ng puste ng ilaw ang natumba na. Samantala, parang laruan ang mga itong mga container van mula sa Talisay City Fishport na napadpad sa kalsada matapos tangayin ng malakas na hangin. Ang ilan sa mga ito na nasa loob ng compound ng port ay peligroso pang mahulog. Apat na sasakyang pandagat, isang barko at tatlong tugboat naman ang sumadsad sa seaside ng South Road Properties. Ayon sa mga trabahador, malapit sa lugar, ang malalaking alon ang tumagay sa mga barko hanggang sumadsad sa Pampang. Mel, sa ngayon nakaranas ang Cebu ng total darkness dahil hindi pa bumabalik ang supply ng kuryente. Pero kasalukuyang tinatrabaho na ito ng mga power utilities. Yan ang latest mula dito sa Cebu, Mel. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.